Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, bale, sa soundcheck lang natin itong inayos kong amplifier. Bale, ang brand nito, kung papansin ninyo, dito sa harapan na yan, nakasulat, Pro Main. Ayan. So, yung model nito, burado na, kung papansin ninyo. Pero sa likod, meron din yung model, mamaya ako na lang ipapakita. Sa ngayon mga boss, itong amplifier na to, bale, okay na to, naayos ko na. So, hindi ko na binidyan pa yung pag-repair natin dito kasi ang problema lang naman din ito mga boss, yung kanya mga potential control. So yun lang naman bale naging problema kung bakit walang sounds tong amplifier. So bale ang issue pala nitong amplifier na to mga boss, no sounds left and right, so nakita ko lang problema yung mga potential control. Ngayon mga boss, kung papansin ninyo tong kanyang board, bale apat yung ginamit na filter capacitor yan, tapos dalawang bridge type diode or package diode. Sa madaling salita, bale, per channel nitong amplifier na to ay na-separate yung kanyang supply. So, sa left channel, bale, meron siyang sariling supply. Ganun din dito sa right channel. So, ganun bale yung kanyang circuit or diagram. Per channel, bale, meron siyang sariling supply. So, sa mga ganitong amplifier, bale, first time ko lang makatanggap nito mo, boss. So, first time kong naka-repair ng ganito. So, swerte mga boss, ang problema lang nito yung kanyang mga potential control. So, yun talaga yung naging dahilan kung bakit walang sounds tong amplifier na to, left and right. So, yun lang bale yung pinalitan natin mga boss. Lahat ng kanyang mga tong control, volume, pinalitan na natin ng bago. So, papasin ninyo pala mga boss yung mga potential control na nilagay ko dito sa amplifier na to. Bale, mga ordinaryong mga potential control lang yan. Like sa mga 502 concert or sa Kura amplifier. So, yung mga original na mga potential control nitong amplifier na yan, bale, ito yung mga boss, ayan. So, tinanggal na natin lahat para yun na nga mapalitan na natin ng mga bago. Bale, yan yung nilagay ko mga boss, yung mga ordinaryong potential control para sa mga 502 concert. So, bibilangin natin na yan, 20, 25, 30, 35, 37. So, 37 pieces yung mga pinalitan natin ng potential control nitong amplifier na yan. Bale, ito yan mga boss. So, first time ko bale magpalit ng mga potential control na nasa 37 pieces mga boss. Ayan, sobrang dami. So, papasin ninyo itong original ng potential control nitong amplifier. Ayan, medyo kalahati mga boss. Hindi tulad dito sa nilagay natin, bilog. Ayan. So, ito yung original ng potential control. So, meron siyang hati. So, dito sa nilagay natin, ayan, bilog. Ordinaryong potential control lang. Ngayon mga boss, bale, gumagana na itong amplifier. So, ang problema lang natin ngayon dyan, itong kanyang knob, ayan. So, hindi na natin pwedeng ilagay pa dyan. Kasi yung mga potential control na nilagay ko mga boss, bilog yung pinakahulo. So, hindi natin pwedeng ilagay itong kanyang knob. Ayan, so, hindi natin may pasok. So, yan lang bale ang problema natin ngayon mga boss. Pero nakausap ko yung mayari mo boss, so siya na daw balang diskarte dyan kung paano may lagay yung mga knob. So ang importante sa kanya, napalabas natin yung tunog nitong amplifier na yan. Ngayon mga boss, bale sa soundcheck na natin to para kahit pa paano marinig nyo rin yung tunog nito. Ayan mga boss, so tapos ko nang may setup tong amplifier. Bale yan yung gagamitin natin ng pang test na speaker dito sa amplifier na yan. So, dito sa likod, kung papansin ninyo, itong amplifier na to, bale, meron tong dalawang output. Ayan, kung titignan nyo itong ating mga speaker wire, bale, nakalagay dito sa channel 1, channel 2. So, kung titignan nyo dito sa ibaba, yan, nakasulat naman, channel 1 and channel 2. Ngayon, kung titignan nyo dito naman sa kabila mga boss, ayan, meron din tong kabilang output na channel 3 and channel 4 naman. So, parang car amplifier to mo, boss. Meron siyang apat na output. Papansin niyo rin. Ayan, 4 ohms. So, yan yung kagandahan dito sa amplifier na to. 4 ohms siya, mo, boss. Ngayon, mo, boss, bale, sa soundcheck na muna natin dito. Itong channel 1 and channel 2. Ayan, meron na rin tayong signal na input sa channel 1 and channel 2 din, mo, boss. Bale, naka-input tayo sa input B. So, after natin matest yung channel 1, channel 2, so, sunod natin i-test tong kanyang channel 3 and channel 4. So, ngayon, ito na muna yung titest natin tong kanyang channel 1 and channel 2.
So, pakinggan natin mga boss kung gaano ba kaganda yung tunog nito. A few moments later. Ngayon mga boss, try na natin. So, ipower na natin itong amplifier. Ayan. So, nakalagay na rin yung mga speaker, pati na rin yung jack na input. Ayan, kung papansin ninyo, nag-on na itong amplifier ngayon. Play lang akong music. Ayan. So, naka-play na pala yung aking cellphone mga boss. So, tatry natin dito itong kanyang channel 1 and channel 2 na muna mga boss. Mamaya itong channel 3 and channel 4. Ayan yung kanyang channel 3 and channel 4. So, volume na natin mga boss. Pakinggan nyo. Yan mga boss, base sa pandinig ko, lalo na dito sa actual test natin, so okay na okay itong amplifier na ito mga boss, malakas. So hindi ko inasa na ganun kalakas pala itong amplifier na ito, lalo na yung kanyang tunog malinis mga boss. Ngayon after natin matest yung kanyang channel 1 and channel 2, bali ito yung kanyang main volume, ngayon ito naman 3 and 4. So yan naman yung kanyang main volume, 3 and 4. So ilipat ko lang yung speaker wire, off ko lang, ayan. So, ilipat ko lang yung mga speaker wire dito sa channel 3 and channel 4. Bale, yan yung kanyang channel 3 and 4 na output. So, ilagay ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos ko na may lipat yung mga speaker wire dito sa channel 3 and 4. Ayan. Ngayon, kailangan din natin ilipat yung kanyang input. So, dapat natin ilagay yan dito naman sa channel 3 and 4 din. So, kung saan tayo nakalagay ng speaker mga boss, dapat ganun din dito sa input, channel 3 and 4. Ngayon, play lang ako music, ayan, bali naka-play po pala yung music. So, ito na rin yung patugtog natin, yung kanina, para hindi tayo makopyright. Ngayon, try na natin, ayan. So, tignan natin yung kanyang channel 3 and 4. So, pakinggan nyo mga boss. Power on, ayan. Boss, base sa narinig natin, yung kanyang channel 1 and 2, okay naman, ganun din yung 3 and 4. So, base sa tunog naman, okay na okay itong kanyang tunog. Ganun din yung kanyang lakas mga boss, malakas rin itong amplifier na to. Kayang palabasin yung dual na speaker ko na Dickense. At pinakamaganda dito mga boss, ayan, yung output nitong amplifier na to, ayan, 4 mga boss. So, meron siyang channel 1 and 2 at 3 and 4. 4 ohms. Sa panahon natin ngayon panigurado wala nang brand new na nabibentang ganito mga boss. Pero kung meron man, masasabi kong bibili ako ng ganito kasi okay yung kanyang tunog, malinis. Pangalawa, malakas na rin. Para na rin tayo nakapower amplifier dito sa amplifier na to. So maganda mga boss, base sa pandinig ko. So yun, bale, okay na to mga boss. Hanggang dito na lang tong ating video. Bale, mga volume control lang talaga yung naging problema nito, kaya walang sounds.
Muli mga boss, dahil okay na to, hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, manotify kayo. Hanggang dito na lang, maraming salamat. AG John Vincent Estilioro Remix.